Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sanay na sa mabubuti kayong kalagayan saan man pati kayo dito sa mundo at naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Lalong-lalo na po sa mga admin at kay narrator Jean Carlo nitong Pinoy Creepy Tales Channel. Maraming salamat po sa pagbabahagi nitong aking kwento at karanasan. Ako po si John Mark Tubong Visayas. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari sa amin ng matatalik kong kaibigan na sina Jeric at Von. Nung minsan kami ay mag-road trip. Ilang taon na rin ang nakakalipas, buhat ng ito ay mangyari. Pero magpasa hanggang ngayon ay nagbibigay pa din ito ng kilabot sa aming magkakaibigan. Umpisahan na po natin ang kwento. Buwan ng Abril noong ito ay mangyari. Walang pasok sa eskwela dahil sa bakasyon at ang palagi lang namin pinagkakaabalahan ng aking mga kaibigan ay ang tumambay sa aming bahay o paminsan-minsan naman ay sa kanilang bahay. Sa panahong ito ay hindi na kami naniniwala sa mga aswang, multo o engkanto o kung ano pa man na sikat dati at ginagawang panakot sa mga bata at matitigas ang mga mukha. Kami naman ang aking mga kaibigan ay pinagtatawanan na lamang ang mga ganitong usapan at kwentuhan. Dahil sa moderno nating panahon ngayon, ay hindi pa kami nakakita ng aswang na nakuhanan man lang ng video o ebidensya na magpapatunay na meron ngang mga ganitong klase ng nilalang na kasama nating nabubuhay dito sa mundong ating ginagalawan. Isang hapon nang mapagpasyahan namin na magkakaibigan na mamasyal o maglibot-libot, kaya naman na pagdesisyonan namin na magpaalam sa amin na kami ay magkikita-kita na siya naman ding pagpayag ng mga kanya-kanya naming mga magulang pero sa habili na huwag susuong sa anumang gulo at mananatiling ligtas. Ang aking mga lolo at lola ay mga kapwa naniniwala sa mga pamahiin, lalong-lalo na sa mga aswang, kaya naman sang katerbang mga pangontra ang ibinigay nila sa akin. Katulad na lang ng kumpol na kalamansi, luyang dilaw na maliliit, isang napakaliit na punyal na yari sa tanso, at rosaryo na benditado na hindi ko alam kung para saan, at mga kung ano-ano pa na nilagay ko na lamang sa aking bag. Dahil kung hindi ko daw kukunin ang mga ito, ay hindi nila ko papayagan. Matapos ang mahabang paliwanagan at diskusyonan sa aking mga magulang, pati na din sa aking lolo at lola ay nakaalis na din ako sa aming bahay sa wakas. Magkikita-kita kami sa bahay ni Lavo na siyang nakakaangat sa aming magkakaibigan dahil sa may negosyo ang kanilang pamilya. Pero gayunpaman ay nananatiling nakatapak ang kanilang mga paa sa lupa at hindi mapangmata na hindi katulad ng iba na makaranas lamang ng kaunting karangyaan ay akala mo na kung sino na. Sasakyan ni Von ang gagamitin namin sa paggagala at alas 12 ang aming usapan dahil manananghalian pa muna kami sa kanilang bahay. Pagkaalis ko ay inabot lang ako ng halos kalahating oras sa biyahe bago marating ang bahay ni Von at nando na din si Jeric na mga nag-aayos ng kanilang mga gamit. Akala ko ay ako na ang may pinakamaraming gamit na dala pero mas madami pa pala ang sa kanila na akala mo ay isang taon na mga mawawala sa kani-kanilang mga bahay. Inayos na namin ang aming mga bag para pagkatapos ay manananghalian na lamang kami at magpapahinga saglit bago umalis. Nang matapos kami ay agad na din kaming pumasok sa loob ng bahay ni Lavon at dumiretso sa kanilang kusina para kumain. Abala kami sa aming tanghalian nang
Biglang tumawag ang mama ni Von at nagbili ng mga kung ano-ano na halos katulad lang din ng bili ng aking mga magulang. Matapos naming kumain ay nagpahinga lamang kami ng mga ilang minuto at napagpasyahan ng umalis. Wala kaming mga eksaktong destinasyon o lugar na mga pupuntahan. Basta kung saan lang kami mapunta at mapadpad ay ayos na sa amin, basta ang mahalaga ay makapagala at masulit ang aming mga oras. May mga baon kaming mga pagkain pero paminsan-minsan ay tumitigil kami sa mga tindahan o kung saan pwede pumarada para manigarilyo at para na din makapagpahinga mga kamay at paanivon sa pagmamanayho. Una ay pamilyar pa sa amin ang mga lugar na nadadaanan at daang nakikita namin. Pero habang patagal ng patagal ay palayo na kami ng palayo na tipong puro sightseeing na lang ng mga kabuntukan ang iyong makikita. Kung taga Visayas po kayo ay maiintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. Nang may madaanan kaming isang tindahan at kainan na, pinagtitigilan din ang mga biyaherong katulad namin, ay napagpasyahan namin na tumigil muna at pumarada sa isang gilid. Bumaba kami sa sasakyan at pumasok sa loob na maliit pero maayos na karinderya. Dahil sa nakapagpananghalya na kami ay soft drinks at mga chicherya na lamang ang aming mga binili. Habang si Jeric naman ay umorder ng mga pagkain para sa aming tatlo. Kaya kahit mga busog ay wala kaming mga nagawa, kundi kainin ang nakalagay na pagkain sa pinili naming pwesto at lamesa. Pagkatapos ay nagpahinga muna kami at maya-maya lang ay lumapit ang isang matandang babae sa amin na nagpakilalang Manang Celia na may-ari ng tindahan at karinderya. "Dayo ba kayo dito, mga apo?" tanong nito sa amin. Nagkatinginan muna kaming tatlo bago mga tumango. "Ako, mga apo, mag-iingat kayo ah. Huwag kayong magpapaabot ng gabi sa daan." Paalala nito sa amin. Nagpasalamat naman kami sa bili nito at pagkatapos magbayad ay umalis na din kami at itinuloy ang aming paggagala. "Ano ba ang plano natin?" tanong ko nung nasa sasakyan na kami. "E di katulad pa din ang dati," maikling sagot naman ni Jeric sa akin. "Oo, kung saan tayo abutin, tsaka kung saan tayo pwede magpahinga, doon na lang tayo. Baka mamaya may resort pa tayo na mga madaanan," sagot naman ni Von habang nakatutok ang mga mata sa daan. Itinuloy na namin ang aming biyahe at lumipas na ang ilang oras. At medyo papadilim na pero wala pa din kaming nakikitang pwede naming tulugan o pagstayan kahit isang gabi man lang. Ako yung nasa passenger seat ni Von habang si Jeric naman ay nasa likodan nakaupo. Paidlip-idlip na ako sa biyahe at nung magising ako ay masukal na yung dinadaanan namin at wala ka nang makikita ng mga kabahayan o tindahan karinderya man lang. Puro mga naglalakihang mga puno na lang ang tangi kong nakikita at medyo nahihirapan pa akong makita ang buong paligid dahil sa lilim ng mga punong ito. Diretso pa din ang aming tinatahak na kalsada at sa unahan ay may nakita kaming mga kabahayan. Kabahayan na yari sa mga pinagtagpi-tagping mga kahoy na sa isang sulyap mo pa lang ay malalaman mo na payak ang pamumuhay ng mga naninirahan dito. Napagpasyahan namin na tumigil dito at magtanong-tanong sa mga tao dito kung saan kami may makikitang pwedeng matuluyan o pansamantalan man lang kahit isang gabi man lang. Pagkatapat ng sasakyan ni Von ay nagmaniobra lamang ito dahil sa masikip ang kalye. Kaya umikot pa kami sa gilid at halos nasa bukanan ng maliit na baryo kami tumigil at nagsibabaan. Agad kaming mga nagpunta sa mga kabahayan upang magtanong pero labis ang pagtataka namin dahil sa nakasarado ang mga bahay na tila mga walang nakatira o naninirahan sa lugar na yun. Papaalis na sana kami nang biglang bumukas ang pintuan ng kinakatok naming bahay
at bumungad ang isang may edad na lalaki sa amin. Sa likodan nito ay dalawang lalaki na sa palagay ko ay matanda lang ng ilang taon sa amin. Hindi mga nagsasalita ang mga ito, at pagkabukas ng kanilang pintuan ay siya din naman paglabas isa-isa ng mga tao sa iba pang bahay at mga tahimik lang na nakatingin o nakamasid sa aming magkakaibigan. Maging kaming tatlo ay natahimik din at parabang mga nahiya dahil sa pakiramdam namin ay naistorbo namin ng mga ito o kung ano paman. Nakatayo lang kami at mga hindi nagsasalita na pinagmamasda ng mga taong nasa kani-kanilang mga munting bahay na nakamasid sa amin. Magtatanong lang po sana kami kung may alam po kayo na pwedeng matuluyan. Basag ni Von sa katahimikan. Napadaan lang po kami pero kung wala po, mauuna na lang po kami. Salamat na lang po. Segunda naman ni Jeric na medyo nahihiya at nagkakanda utal-utal pa. Kung gusto nyo, ay dito na lang kayo magpahinga at magpalipas ng magdamag. Sagot naman bigla ng matandang lalaki na pinakaunang nagbukas ng pintuan. Nako, hindi na po, nakakahiya eh. Alanganing sagot naman ni Jeric. Hindi, ayos lang. At panigurado na mahihirapan kayo sa biyahe dahil papalubog na ang araw. Sagot naman ng isang babae na nasa kabilang dako ang bahay. Napatingin ako sa kanilang lahat at napansin ko na yung kaninang seryosong ekspresyon ng kanilang mga mukha ay biglang mga nakangiti na o yung tipong magiliw na umeestima ng kanilang mga panauhin o ng kanilang mga bisita. Pasimple pa akong tumingin sa iba pang mga tao at mga nakangiti din ng mga ito na paminsan-minsan ay sumusulyap sa papalubog ng araw noong mga oras na yun. Hindi pa naman sobrang lumulubog ang araw pero dahil sa mapudo ay medyo may kadiliman na ang paligid o ang munting baryo at pagkatapos ay nagkatinginan na lamang kami nila Jeric at Von bago mga marahang tumango at sumang-ayon kahit na mga nahihiya. Kinuha namin ang aming mga gamit at pagkatapos ay pumasok na sa bahay ni Mang Damian na nagpatuloy sa amin sa kanilang munting bahay. Kahit na sa pinagtagpi-tagping mga kahoy lang yari ito, ay maayos naman ang loob maliban na lang sa masangsang na amoy na hindi namin malaman kung saan mga nanggagaling. Tuluyan ng nagdilim at inaya kaming kumain nila Mang Damian na medyo humingi pa ng paumanhin dahil sa ang nakahain lang na pagkain sa kanilang lamesa ay puro mga gulay na kanilang tanim. Sinabi naman namin magkakaibigan na ayos lang yon at kami pa nga ang dapat mahiya dahil sa pangiistorbo namin sa kanilang bahay. Matapos namin maghapunan ay nagpahinga na kami at sa sala namin pinili na matulog dahil labis nang nakakahiya kung tatanggapin pa namin ang kwarto na kanilang inaalok sa aming tatlo nila Jeric at Von. Naglatag kami ng mga dala namin kasama na din ang mga karton na ipinahiram sa amin nila Mang Damian. Mga kapwa na kami nakahiga habang ako naman ay nakapikit lamang pero hindi pa tuluyang nakakatulog dahil sa init na aking nararamdaman ng mga oras na yun. Kasama na din ang masangsang na amoy na hindi pa din nawawala habang si Jeric at Von naman ay mga kapwa naghihilik na at mahimping ng mga natutulog. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mga kalusko sa labas ng bahay nila Mang Damian at parang may humihingal na sobrang lalim sa gilid kung saan kami mga nakahigang magkakaibigan. Pagalaw-galaw ang aking mga mata dahil sa pakiramdam na maraming mga naglalakad na sobrang hihina lang na mga nililikhang tunog. At nung gigisingin ko na sana si Von at Jeric ay gising na din pala ang mga ito at mga kapwa din nakikiramdam sa buong kapaligiran. Hindi kami mga naniniwala sa mga katatokotan ng mga aswang. Pero nung mga sandaling iyon ay nagkakaroon na kami ng hinala kung ano ang lugar na napuntahan at kinalalagyan namin ng mga sandaling iyon.
Marahan kaming mga bumangon at nag-usap-usap na tatakas at aalis kami sa baryong iyon at dun din namin napag-alaman na wala sa loob ng bahay si Namang Damian at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Isinukbit namin ang aming mga bag na hindi gumagawa o lumilikha ng anumang ingay. Dahil sa pinagtagpi-tagping mga kahoy ang bahay, ay makakasilip kami sa mga maliliit na butas. Pero dahil sa madilim na ang paligid ay nahirapan kaming maaninagan ng labas. Pero ang sigurado namin ay mga may matang nagmamatsyag sa bahay na aming kinaroroonan. Nag-ipon kami ng lakas ng loob bago marahan na binuksan ang pintuan. Pero bago pa man namin ito tuluyang mabuksan, ay mahina kaming tinawag ni Lamang Damian na ganun na lang ang hilakbot naming magkakaibigan dahil sa mabangis at nakakatakot nitong itsura, gayon din ang kanyang mga anak. Kung gusto niyo makaalis sa baryong ito, ay dito kayo dumaan sa likuran. Mahina ang sambit ni Mang Damian. Aswang po ba kayo? Nahihintakutang tanong ko. Oo, pero kaming pamilya hindi kumakain ng tao, kundi mga hayop. Sagot ni Mang Damian. Kaya gulay ang inihain namin sa inyo ay dahil sa wala naman kaming balak na masama sa inyo. Salita naman ng isa sa mga anak ni Mang Damian. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at nang itinuro nila ang dadaanan namin, ay agad na din kaming mga lumabas ng bahay. Yung mabahong naaamoy namin kanina ay mas naging doble o triple pa nung mga sandaling iyon at nakakarinig din kami ng mga pag-angil sa kung saan. Nang matanaw na namin ang sasakyan ni Von ay dahan-dahan pa din kaming mga lumapit dito. Pero nang buksan niya ang pintuan ay tumunog ang sasakyan na senyales ng pagkakabukas nito. At dahil dito ay napatigil kami at napatingin sa gawin ng bahay ni Lamang Damian. At ganun na lang ang kilabot namin dahil ang mga tao na taga roon ay mga nakatingin sa amin na parabang nakakita ng mga pagkain. Mabilis pa sa alas 4 ang ginawa naming pagpasok sa loob ng sasakyan. At agad itong pinaandar ni Von pero dahil sa takot at taranta, ay hindi ito makapag-isip ng maayos. Nagsisigawan na kaming tatlo nang bigla may lumagabog sa bubong na tila ba may lumundag dito na kung ano at may mga humarang sa aming harapan. Napaandar na ni Von ang kanyang kotse at hindi nagdalawang isip na sigasaan ang mga taong nakaharang pero agad din na nagsitalunan ang mga ito. Mabilis ang takbo ng aming sasakyan at kahit na aalog-alog kami dahil sa lubak-lubak ang daanan, ay hindi namin ito inalintana. Basta ang mga nasa isip namin ng mga oras na yun ay ang makaalis sa lugar na yun. At kitang-kita pa din namin sa aming gilid at likuran ang paghabol ng mga aswang na tila ba. Mga mababangis na hayop na halos nasasabayan ang bilis ng pagpapatakbo ni Von sa kanyang sasakyan. Tuluyan na kaming mga nakaalis sa lugar na yon at alam namin na wala na ang mga humahabol sa amin. At doon ko lang naalala ang mga ibinigay sa akin nila lolo at lola ko na pangontra. Pero nang tignan ko ang aking bag ay wala na ang mga ito at sobrang gulo-gulo na ang aking gamit. Maliban sa mga yon ay wala nang iba pang nawawala. Gayun din sa mga gamit ni Lavon at Cherry. Nadaanan namin yung kinainan namin kanina at bumaba dahil alam naming ligtas na kahit papaano sapagkat mayroong may mga dayuhan o turista ang mga kumakain pa noong mga oras na yun. Nakita kami na nakausap namin na may-ari kaninang matandang babae at naikwento namin ang nangyari sa amin at nakagalitan pa nga kami dahil sa nasabihan na niya kaming mag-iingat pero humayo pa din daw kami. Hindi lang daw kami ang nakaranas ng katatakutang iyon at marami ng iba pero kapag binabalikan ng mga otoridad ang naturang baryo sa umaga o kahit na anong oras ay wala namang mga tao silang naaabutan dito
na labis silang ipinagtataka. Nakauwi kami ng ligtas at napagalitan kami ng mga magulang namin, lalo na ang lolo at lola ko na sinabihan pa ako na kaya ako binigyan ng mga pangontra ay para ilagay sa aking bulsa at huwag ilalayo sa aking katawan. Hindi para itabi o itago sa loob lang ng aking bag. Ngayon ay iniiwasan na namin ang humayo ng walang eksaktong lugar na pupuntahan o tutulugan, kaya nagpaplano na kami ng husto, hindi yung padalos-dalos lamang sa mga aming desisyon o yung bigla ang usapan lang. Matatalik pa din kaming magkakaibigan magpasa hanggang ngayon ni Lavon at Cherry, at minsan ay napag-uusapan pa din namin ang karanasang iyon. Gusto naming magpasalamat kay Mang Damian at sa kanyang mga anak sa pagliligtas sa aming magkakaibigan, pero wala kaming sapat na tapang o lakas ng anumang loob para bumalik at personal na sabihin ito sa kanya. Kaya naman kahit dito lamang ay masabi ko na maraming salamat kay Mang Damian. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ng inyong mga anak, at na sana ay marami ka pang matulungang iba na maliligaw sa inyong munting baryo. Hanggang dito na lamang, at maraming salamat kay Narrator Jean Carlo sa pagbabahagi nitong aking kwento, at paumanhin na din kung may kahabaan ang aking karanasan. Maraming salamat mula kay John Mark ng Visayas. So, ayan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Magbibigay lamang po ako ng maikling-maikling opinion tungkol sa kwentong na ibahagi natin ngayong araw, dahil medyo namamaos na naman po ang aking boses. Halataan nyo naman po sa pagsasalita ko ngayon. So, gusto ko lang, hindi naman po idinetalye ni sender kung saan mismo yung lugar, pero sinabi niya sa akin na kung bibigyan ko ito ng title, kung ako mismo yung mag-iisip ng title para sa kanyang kwento, ang gusto niya, ang suggestion niya ay ano ba to, Barrio San Rafael na lang, o sa Barrio San Vicente, kung ano man dyan. So pagpipilian ko, bago natin malalaman nyo kung ano yung lalabas na title, yun yung napili ko. Pero dun sa dalawang yun, parang pinag-isipan niya lang. So kung may katulad man daw yun na lugar o barangay, pasensya na daw, pero yun daw yung naisip niya. At saka ayaw niya mismo sabihin kung saan ito, kung saan mismong lugar sa Visayas. Pero hindi ko alam kung hanggang sa ngayon ba may mga ganyan pa rin, kasi di ba alam niyo naman na tama naman yung sinabi niya na sa moderno natin panahon ngayon, na hindi pa ako nakakita ng mga aswang na na-videohan, o yung mga, alam mo yun, yung talagang ako mismo yung nakakita. Pero yung mga nakakarinig ako ng mga yabag sa bubong, yung mga ganyan, lalo na nung buntis yung ate ko, may mga ganun. Pero yung mga ganyang karanasan, yung mga experiences na talagang yung halos ano ba tawag dito, yung talagang kulang na lang himatayin ka sa labis sa takot, nervous o ano paman, hindi pa ako nakaranas ng ganyan. Pero naniniwala ako sa mga aswang, sa mga engkanto, multo. Wala namang masama kung mag-iingat tayo, eh. So gusto ko lang, tama yung sinabi ni sender na dapat hindi kayo umaalis ng bahay na wala kayo eksaktong patutunguhan, o yung wala kayong destination, kasi delikado nga naman, katulad na lang nung nangyari sa inyo. Buti na lang nakilala nyo si Mang Damian at tsaka yung dalawa niyang anak, na tinulungan kayong makaalis doon sa kanilang lugar. Kasi kung tutuusin, pwede na kayong hindi makaalis, o pwede na kayong mabiktima ng mga kabaryo nila Mang Damian. Yung mga nagmamatsyag doon sa labas ng bahay nila, kung tutuusin, pwede kayong pasukin ng mga oras na yun.
Pero hindi ko alam kung bakit hindi yun ginawa ng mga nasa baryong yun. O siguro dahil na rin nandun sila mang damyan na pinabantayan sila o gumawa ng paraan para makatakas sila. Kasi katulad na lang dun sa mga pangontra na nawala sa kanya, tama nga naman na yung mga pangontra na ibinibigay sa iyo ng lolo-lola mo, kahit sino na manggagamot, kaibigan, magulang, kapag binigyan ka nila ng ganyan, na halimbawa kahit simpleng ano tawag dito, simpleng rosaryo, yung mga ano pa ba, kung ano pa man, basta mga pangontra na pwede mo magamit, dapat yan dinadala mo palagi na sa bulsa mo, na sa katawan mo. Kaya katulad ng rosaryo, pwede mong isa gawing kwintas, 'di ba? Yun naman yung karaniwan, kinikwintas natin yung mga rosaryo eh. Pero kung ilalagay mo lang sa bag, ano pang purpose nun? Ano pang silbi nun? Diba? Kaya siguro rin nangyari sa kanila yon dahil nakuha yung mga pangontra na binigay sa kanya ng lolo't lola niya. Isa pa din sa komento ko kung hindi kumakain sila mang damyan ng mga tao, o talagang hayop lang, hindi kaya sila pwedeng, alam niyo yun, pwede silang pagtulungan ng mga kapwa nila kababaryo doon, na baka mamaya sila yung dahilan kung bakit nakakatakas yung mga pwede nilang maging biktima o yung mga naliligaw sa baryo nila, katulad niya ni Sender, ni sino yung dalawa? Si Von at si Jeric, yun, yung tatlong magbe-best friend na yun. Kasi kung palagi na lang may makakatakas, ibig sabihin di alam na ng mga kababaryo nila na si Mang Damian yung rason kung bakit ganun. Pero ayun, kung nakikinig man nga daw ngayon si Mang Damian o si yung dalawa niyang anak, alam ko naman na hindi yun yung totoong pangalan ni Mang Damian. Kung nakikinig po kayo daw, maraming salamat sa pagtulong ninyo sa pagpapatakas sa kanilang tatlong magkakaibigan. So, marami pa sana daw kayong matulungan na iba pa na maliligaw dyan sa inyong lugar. So, ayan po. Bago natin tuluyan tapusin ang video na ito, at bago ako tuluyan mawalan ng boses, sa isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nagkomento sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Umpisahan na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Boss Delphine Andilong, kay Miss Filipina Palsario, kay Miss Marites Guevara, kay Boss Bobby Ong Sueco, kay Boss Jamar Bellarmino ng Hong Kong na ating avid listener. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikinig, pagsuporta dito sa ating Pinoy Creepy Tales Channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Iris Tachibana, si Miss Anlin, si Miss John Silalviola, si Miss Alexandra Soledad, si Boss Mark Anthony Legaspi. Maraming salamat po sa inyo. Binabati ko rin po syempre si Boss Eris Criborer Tales, si El Paniki, si 3AM Encounter, si Disturbed Spirit Panaghoy sa Dilim, at yung iba pa nating mga kapwa Tagalog Horror Channel. Yung mga link po na pwede nyo suportahan ay nandyan po sa description box itong ating video, at ikiklik nyo na lang po yung mga link. Sana po makapagsubscribe kayo, masuportahan at mapakinggan nyo yung mga kwentong ibinabahagi nila. Kung gusto nyo naman po magpahinga sa mga kwentong katatakutan, ay pwede po kayo makinig sa Secret Love and Life Confessions. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Linda Lin, si Miss Ophelia Yasin, si Boss Jeffrey Bersabal, si Miss Mary Jane Manabat, si Miss Amor ng Iraq, si Miss Teresita Sairon, si Miss Roselle Williams. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po syempre kay Miss Angelina Suzuki, kay Miss Rowena Tabola na nakikinig mula sa Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik ninyo dito sa ating PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Ophelia Yasin, si Miss Tez Lazo, si Miss Iris Tachibana, si Miss Murian Wolf. Maraming salamat po. Kay Miss Roselle Williams, kay Miss Ellie Gonzalez,
kay Boss Sandro Contelente, kay Miss Sarah King, maraming maraming salamat. Hello din po syempre kay Boss Jory Sevano, kay Miss Mary Acelar, kay Boss Beltran Dalen Jr., kay Miss Vanessa Apilat Galia, kay Miss Tez Lazo, kay Boss RJ Bauer, kay Miss Carmelita Mabanag, kay Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan, na kasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hello din po syempre kay Miss Alex Gail Villarreal na palaging nakikinig sa ating mga kwento kahit nabibihira daw makapag-comment. Thank you po sa inyo and God bless you always po. Hello din po syempre kay Boss Sherwin 12 Zaragoza, kay Miss Aileen Mostrado, kay Miss Wilma Pascual ng Ilocos Norte. Maraming salamat po sa pakikinig, Miss Wilma. Kay Miss Marichelle de Guzman, kay Miss Annie Abdullah ng Singapore, kay Boss Lawrence Lianto na isa sa ating avid listener and avid supporter dito sa PCT. Thank you po sa inyo. Hello din po syempre kay Miss Christine also na palaging updated sa mga ating ibinabahaging kwento. Kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Miss Annalyn Solis, kay Miss Kaiser Fernandez Pinca, maraming maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Filipina Palsario, si Miss Sweet Lady Centeno. Ayan, kung may mga nakaligtaan man po ako sa ating shoutout ngayon, humihingi po ako ng pasensya at paumanhin. Babawi na lang po ako sa susunod nating update bukas. So, ayan po, pasensya nyo na po yung boses natin kung medyo mahina o kung medyo nawawala-wala. So, ayan po, mag-iingat po tayo lahat. Mag-iingat tayo palagi, mga ka-creepy tales, kung nasang panig man po kayo. Lalong-lalo na po sa mga OFW na nakikinig dito sa ating kwento ngayon. Thank you po sa inyo and God bless po. Hanggang sa susunod po na takutan, mga ka-creepy tales. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!